Kung ang sinaunang pera at collectible coins ay butas na at sira pa, may halaga pa ba ito? At yan ang ating tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pag-ilapis mong gintay, eksperto po. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko, dito sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan at laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin, tatalakayin, bibigyang linaw ang dalawang komento at katanungan ng dalawa nating taga-subaybay. Ang sabi ng isa ni Alvin Macalomo, Idol, kung sira na po ba ang ganyang mga coins na sinauna or butas na, may halaga pa ba? Okay? Pangalawa, kay Rodel Dilara, less value na yan, butas na, 1913, wala nang value. So sa dalawa pong ito, sagutin na po natin ng isang sagot na may linaw. So, ang pinupuntos lamang po sa kanilang mga tanungan ay kung sira na ba ang sinaunang barya at butas pa, ito ba ay may halaga pa? Pag sinabi kasi may halaga, nabibili pa. Ito naman si Rodel Dilara, wala na anyang value yan kasi butas na. Pag sinabi kasi wala nang value, wala nang halaga, hindi na mabibili kahit piso. Ngunit, dadapat at subalit, ipaliliwanag ko kay Rodel Dilara, maging kay Alvin Macalomo, ano po, na ang isang tunay na collectable coins, sinaunang coins, rare coins, ano po, kahit po yan ay butas, kahit po yan ay sira, tulad po yan ng aking coins na yan, yan po ay may value dahil yan nga po ay collectable coins. Hindi po yan katulad ng mga 20 pesos na error o nagpaskwelyo. Ano po? Sarat ang ilong, bulag ang mata. Ano po? Hindi po yan katulad ng sinasabi nila mint mark, mint mark. Mintage, mintage. Sinasabi nila error, error. Collectable, 20 pesos. Hindi po yan katulad ng ating sinasabi na collectable coins. Ang collectable coins natin na tinuturo ko po sa inyo, mapasira, mapabutas, mapabuo, yan po ay hindi nawawala ng value. Kaya nga collectable eh. Di ba? Ibig sabihin, pag sinabing collectable, ano po, hahanapin at hahanapin yan ng mga tunay na buyer, siraman o buo, basta mahitsurahang iyan pa yon, yan po ay may value pa. At kahit hindi na po yan mahitsurahan, may value pa din po yan. Hindi po yan nagsisiro-siro value. Hindi po yan nagsisiro-siro balance. Laging may value po ang original na collectable coins. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung mga binablog nila na 20 pesos, 10 piso, kalabaw na tamad, 1985, agila kuno. Ano po? Kanina, nakipagtalo sa akin yung maraming hawak na agila eh. 1985, may makausap daw po siya sa Facebook, ang mahal daw ng bili. Gusto ko sanang bumili ng isa para po magnitin at patunayan ko kung namamagnit ba yan o hindi. Pero ayaw sa akin ibigay dahil po napaka mahal daw po ng agila na 1985. So wag niyo pong i-skip ang aking video agad. Pagkatapos po ng tutorial natin, panoorin niyo din po yung mga bandang huli dahil yan po yung behind the scenes. Ano po? Behind the scenes po natin yan. Kumbaga man ay nakuha ko yung mga coins sa mga lugar na yan, pinakikita ko, at yung mga na-encounter kong bagay, riluman o coins o ginto, ay pinakikita ko po sa huli ng ating mga tutorial videos. Makikita niyo po dyan mamaya, may mga coins dyan na agila. Opo, yun. Hindi ko mabili-bili kasi 3,000 daw ang halaga. Tignan mo naman, magagaling na vlogger, tinamaan ang galing, ngunit hindi kaya ipakita ang mukha. Dapat po sa kanila ay magturo ng tama. Okay? So, balik tayo. Nilinawin ko po sa inyo na ang tunay na collectible coins, yun po yung tinuturo natin tulad po nito.
Kahit po yan ay butas, kahit po yan ay sira, hindi po nawawala ng value yan. Laging may presyo po yan. Pag dinala mo po sa tunay na buyer ng collectible coins, bibilhin po yan 1 million percent. Gusto niyo po subukan? Wala na nga po yung coins ngayon. Binili na po sa akin yan eh. Wala na po. Hindi ko na po hawak yan. Nabili na po sa akin yan. Kaganina lang. Nabili na sa akin yan. Kahit butas. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung 20 pesos, 10 piso, 5 piso, lagpaskwelyo, malaki tayo nga isa, malaki ilong na isa, rare coins, sinasabi nila. Pag yan ay nabutasan, yung mga pera nilang ganyan, kahit ako, hindi ko bibili ng piso yan. Kasi pag buo, ang bili ko lang dyan, 19, yung 20. Ano po? Kaya po, lagi nating tatandaan at lagi nyo din po paniniwalaan na ang isang tunay na collectible coins, kahit kailan, kahit saan, anumang panahon ang lumipas, hindi po yan mawawalan ng value sapagkat yan po ay collectible at yan po ay special na mga coins. Gusto nyo po bang malaman kung ang isang vlogger ng coins ay talagang nagsasabi ng totoo? Gusto nyo po bang malaman kung ito po talaga ay bihasa sa coins? Tignan nyo po ang mga vlog niya. Tignan nyo lahat ng vlog niya kung kapani-paniwala. Pero pag nakatago na ang mukha, number one, 50-50 ka po dyan. Tignan nyo po ang ating mga videos. Ano po, sa loob po ng 16 na taon kong pamimili ng ginto pilak. Ano po, sa totoo lang, wala pa po yan sa 1/4 ng aking nalalaman. Hindi ko pa po yan nailalatag. Kumbaga man, nagsisimula pa lamang po tayo. Marami po tayong panlatag dito dahil sa experience po natin, punong-puno po tayo ng experience at kaalaman pagdating po sa usapang ginto pilak, expertise po natin ang mga coins. Kaya po nating patunayan yan sa lahat ng vlogger ng coins na nagmamagaling. Ano po? Kasi marami na pong kumukomment sa akin. Nagmamagaling. Hahamunin ko kayo. Lahat kayo. Lahat ng coins nyo, dalhin natin sa tunay na buyer ng coins. Dadalhin ko din ang coins ko. Partida na. Dalhin yung mga buo nyong coins. Ako, ang dadalhin ko lang, coins na collectible, kahit butas pa. Tignan natin kung sino ang mabibili ng mahal. Kaya po doon, sa mga aking taga-suporta, nadatihan na, maraming marami pong salamat sa inyo. Tulungan niyo po ako, ishare niyo ang ating mga video para matuto, mabuksan ang isip ng mga tao na maniwala sila at mamulat sa katotohanan na ang collectible coins na sinasabi ay tumatak at mayroong kasaysayan sa ating bansa. Salamat po ng marami sa mga bagong dating. Kung nagustuhan nyo ating channel, paki-hit nyo po ang subscribe button, pakilagay nyo po ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo, paki-like, paki-share sa ating mga kaibigan. Sa lahat ng may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilisang usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. Nawa po ay may natutunan kayo sa ating video. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ito, mahal sa Facebook. Mahal talaga. Ito, mahal sa Facebook to. Lalo ito. Alin dyan? Ito, pisong malaki. Anong taon yan? 1970 to. Ayun o. Yun ang hinahanap ah. Meron palang inay. Ngayon ko naman. Magkano ang ito? Hanapin ko nga. Magkano ang presyo? Libuhan ang isa. Libuhan ang isa niyan. Libuhan talaga? Hmm. Saka yung agila na... Si ano? Ano ako noon? Nakapalo ako sa page na on. Sino yun? Ano mo? Taka dyan. Lobat ako eh. Ito. Ito yung agila ano? Hmm. Libo din. Libo yan yung agila. Talagang sumasagot sa Facebook? Hmm. Nasagot talaga. Bah. Hahanapan nga. Sabi niyo itong agila at saka ito. Hindi yan kumapanood. Ito po sumasama yan. Hindi mo bibinda sa akin kahit 20 isa nito? Isa lang? Hindi. Hindi. Hindi kaya sa 20? Hindi. Hindi ko pagbibili yan. Saka, hindi naman yan nagagalaw dyan. Picture na lang ako. Ligyan niyo ito yun. Ito mo lang. Quarter dollar na ito. Pili. Kung sa mga patak, ikaw sa ito, alam ko ang peke at totoo.
kung usapan ay alas lang, yan ay kaya natin patunayan. Ako ay alahero at asayan ng ginto. Alam ko ang tapak na toto, walang maitatago sa usapan ay ginto. Pagkat ang alahero eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.